Isang malikhaing araw, mga bata! Ako nga pala si Teacher Jen. Narito ako muli upang magbigay ng isang aralin sa inyo. Ating tuklasin ang malawak na sining ng ating bansa. Para sa mag-aaral, ang video lesson na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin itong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Pag-aaralan natin ang unang aralin sa ika-apat na markahan. Ito ang paraan sa paglikha ng three-dimensional na likhang sining. Halimbawa nito ay mobile art. Pagkatapos ng video lesson na ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy at naiisa-isa ang mga kagamitan at iba't ibang paraan sa paglikha ng three-dimensional craft. Na ilalarawan ang mga kagamitan sa paggawa at naipaghahambing ang iba't ibang paraan ng paggawa ng three-dimensional craft. Napahahalagahan ang mga kagamitan at iba't ibang paraan na maaring gamitin sa paggawa ng three-dimensional craft. Tara, simulan na natin! Ito ang una nating gawain. Maglista ng mga halimbawa ng tatlong dimensional crafts na alam ninyo. Tapos na ba, mga bata? Mahusay kung ganon. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo at tingnan ninyo kung ito ang inyong nilista. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay ilan lamang sa mga halimbawa ng three-dimensional crafts. O, diba ang gaganda, mga bata? Ngayon naman, ating subukin. Panuto. Tukuyin kung mobile art, paper mache, o paper beads ang mga sumusunod na ipapakita kong 3D art. Unang larawan. Ano sa palagay nyo ang nakikita nyo sa larawan? Tama! Ito ay halimbawa ng paper beads. Ikalawang larawan naman tayo. Ano sa palagay nyo ang larawang ito? Correct! Ito ay halimbawa ng paper mache. At ano naman itong ikatlong larawan na ito? Tama, mga bata! Ito ay isang paper mache. At ano naman kaya ang ikaapat na larawang ito? Tama! Ito ay isang halimbawa ng mobile art. At itong huling larawan, ano kaya ito? Tama! Ito ay isang halimbawa ng paper beads. Ngayon naman, ano-ano ang mga kagamitang ginagamit upang makagawa ng mga 3D na likhang sining tulad ng mobile, paper mache, at paper beads. Ipapakita ko sa inyo ang ilan lamang sa mga halimbawa ng mga 3D na likhang sining. At dito nyo makikita kung ano-ano ang mga ginamit sa paggawa nito.
Ngayon, nakita nyo na mga bata, maraming mga bagay ang pwede nating magamit sa paggawa ng isang 3D na likhang sining. Mayaman ang Pilipinas sa mga katutubo o tradisyonal na sining. Makikita ang mga ito sa mga kanayunan na ginagawa ng mga mamamayan bilang bahagi ng pang-araw-araw na gawain sa paglikha ng iba't ibang bagay para sa sariling pangangailangan o gamit sa mga pagdiriwang. Ang mga uri ng sining na katulad nito ay nabibilang sa 3D o three-dimensional art. Ano ang alam nyo tungkol sa 3D crafts? At ano-ano ang inyong natutunan tungkol sa 2D or 3D crafts noong kayo ay nasa mababang bayta? Pagmasdan mabuti ang nasa larawan, saan ninyo nakikita ang mga ganyang bagay? Ito ba ay nabibili o mayroon bang bumibili ng mga ganitong kagamitan? Hindi ba napakagandang pagmasdan ng pulseras, kwintas at iba pang palamuti na maaaring gamitin sa loob ng ating tahanan? Gusto mo bang magkaroon ng ganito? Totoo ngang kaaya-ayang tingnan ang mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. Ang mga magagandang bagay sa ating paligid ay nakakapagbigay ng positibong pananaw sa ating buhay na nakakatulong upang ikaw ay maging produktibo. Ito ang naidudulot sa atin ng 3D o tatlong dimensional na sining. Ito ay nakapagbibigay sa atin ng pansariling kaligayahan. Ang mga uri ng sining na katulad nito ay nabibilang sa 3D o three-dimensional art. Ito ay maaaring malayang makatayo, may taas at lapad, at may anyong pangharap, tagiliran at likuran. Kinakailangan ang sapat na balanse sa isang 3D art. Ang mga kagamitan sa paggawa nito ay maaaring luwad, kahoy, hibla ng halaman, lumang papel at iba pa. Ang mga kasanayan at kaalaman sa paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile, paper mache at paper beads at ang pagiging maparaan sa paglikha ng mga obra na maaaring mapakinabangan natin bilang palamuti sa katawan at kapaligiran at mas lalo na kung mapagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbenta dito ay lubos na makatutulong sa atin at sa ating pamilya. Sa video lesson na ito, tatalakayin natin ang mga halimbawa ng 3D art. Unahin muna natin ngayon sa araw na to ang paggawa ng mobile art o gumagalaw na sining. Ang gumagalaw na sining. Ang paggawa ng gumagalaw na sining ay isang paraan upang maipakita ang pagkamalikhain ng isang tao. Nakakita ka na ba ng palamuting sinasabit at gumagalaw? Ang tawag dito ay mobile art. Karaniwan itong nabibili sa mga art store, decor shop at tindahan na gamit pang sanggol. Ang mobile ay isang gawang sining na nagmula sa bansang China, na ginawa mula sa palamuting bubog na may pinta na nakasabit sa pinto o bintana na tumutunog kapag nahanginan. Ang mobile art ay isang uri ng kinetikong eskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali, kawad at kabilya upang malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pangdekorasyon sa mga tahanan o maging sa paaralan. Ang simpleng mobile ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mga disenyo na nakatali sa isang tali o lubid. Ang gawaing mobile ay gawa mula sa dalawang nakasabit na bagay sa isang patpat o pirasong alambre na nakasabit sa isang tali na kung saan ay malayang nakakagalaw ng may balanse. Ang isang mobile ay pahirap ng pahirap kung dadagdagan ang mga bagay na nakasabit na maaring gumalaw ng malaya na may balanse.
Upang maging makabuluhan ang paggawa ng mobile art ay kailangan lagyan ng diwa tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pagpapahayag ng yaman ng kultura, o pagsasalaysay ng isang kwento. Mas mabuti ring gumamit ng mga bagay na nagamit na at maaaring i-recycle upang mabigyan ng bagong buhay. Maaari ring gumamit ng mga found object o mga bagay na napulot tulad ng mga kabibe, maliliit na bato at iba pa. Ang iyong pagiging malikhain ang matatag na pagmumulan ng magandang mobile art na magagawa. Ngayon, panoorin natin ang isang halimbawa ng mobile art. Thank you.
Ngayon naman, subukan ninyong gumawa ng inyong sariling mobile art. Tandaan mga bata, gawing simple ang iyong likhang sining, yung naaayon sa iyong kakayahan. At huwag kalimutan humingi ng tulong sa mga nakakatanda sa inyo. Paggawa ng mobile art, mga kagamitan, lumang hanger, gunting, art paper, glue o pandikit, lumang yaso o yarn at iba pang tali o sinulid, at mga nakolektang lumang bagay. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda at linisin ang mga nakolektang lumang bagay. Pangalawa, ayusin ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Ikatlo, itali at isabit sa hanger ang mga nakolektang bagay. Lagyan ng wastong pagitan at magkakaibang haba ang mga isasabit na bagay upang magkaroon ng magkakaibang lalim sa paningin ng mobile art. Ika-apat, isaalang-alang ang pagkakatabi ng mga makinis at magaspang na bagay, pati na rin ang maliit at malaking bagay upang magkaroon ng magandang kabuuan. At ikalima, isabit ang nagawang mobile art sa maliwalas na lugar. Tingnan muna kung ito ay balanse at umiikot. At kapag natapos mo na ang iyong likhang sining na mobile art, pwede mo itong kuhanan ng letrato. At ipost mo ito sa inyong group chat sa inyong klase. Sa paggawa ng likhang sining na mobile art, alalahanin natin ang mga rubric para makuha natin ang mataas na puntos. Nasa inyong module ang mga rubric sa paggawa ng inyong likhang sining. At pwede na po kayong sumagot sa inyong mga modules. At dyan, nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Umaasa kami sa pamamagitan ng video lesson na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pangunawa sa kaugnay ng mga kompetensi. Paalam! Hanggang sa muli!